Bago po tayo magtapos, noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang iba't ibang leave privileges ng mga empleyado ng gobyerno. Paano naman kaya makakapag-avail ng leave sa panahon ng kalamidad o sa mga personal na okasyon? Ibabahagi yan at iba pa sa CSC in Action. Narito po. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Sir, pwede po bang mag-file ng leave with pay ang mga empleyadong nasalanta ng bagyo? Opo, pwede po. May tinatawag tayong special emergency leave kung saan may 5 araw na paid leave kada taon na maaring gamitin ng mga empleyadong direktang naapektuhan ng natural calamity o disasters. Kabilang dito ang bagyo na may matinding pagbaha, volcanic eruption, earthquake, landslide at iba pang uri ng kalamidad na may malaking epekto sa kapaligiran at pagkawala ng buhay at kabuhayan. Maaring i-avail ang special emergency leave sa loob ng 30 araw mula sa actual occurrence ng natural calamity or disaster. Pwedeng diretsyong 5 araw na leave o kaya naman on a staggered basis. Kailangan din na naideklara under state of calamity ang partikular na lugar kung saan nakatira ang empleyado upang mag-grant ang leave na ito. Pero maaring ibigay pa rin ang leave kahit na walang declaration under state of calamity pero naapektuhan pa rin ng matindi ang lugar kung saan siya nakatira. Ang head of agency po ang magdedesisyon base sa katibayan na ipirinesenta ng empleyado o batay sa mga balitang lumabas sa media. Maaring magamit ng empleyado ang special emergency leave sa paglilinis ng kanyang bahay o pagkumpuni ng mga nasirang gamit o kapag na-stranded siya sa area. Pwede rin kapag siya ay nagkasakit gawa ng natural calamity o kapag kailangang alagaan ang nagkasakit na membro ng pamilya. May paid leave rin po ba kapag may personal occasions o kaya naman po ay may kailangang asikasuhin sa bahay? Bukod sa sick leave at vacation leave, may tinatawag ring special privilege leave. 3 araw po ito na paid leave. Ito ay pwedeng gamitin sa iyong kaarawan, kasal, wedding anniversary o para sa iba pang personal milestones. Maaari rin itong gamitin ng mga empleyadong magulang sa pag-asikaso sa enrollment o pagdalo sa graduation ng anak, sa hospitalization ng isang immediate family member, or burial or bereavement period dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, anak, magulang o kapatid, at magagamit din ito for domestic emergencies. Pwede rin gamitin ang special leave privilege kapag may kailangang asikasuhin na government transaction tulad ng pag-avail ng loan, pagbabayad ng buwis or taxes o kaya kapag kailangang mag-appear sa korte. Paalala lang po na ang special privilege leave ay non-cumulative. Ibig sabihin, kapag hindi mo ito nagamit sa 1 taon, hindi ito nakikarry over o nadaragdag sa iyong leave credits para sa susunod na taon. At hindi rin po ito convertible to cash. Bago tayo magtapos, sagutin natin ang tanong ni Nat mula sa ating Facebook page. Gusto niyang malaman kung ilang araw po ba ang leave ng misis niya na naoperahan sa matres at obaryo. At mayroon din daw ba siyang leave bilang asawa? Nat, mayroong 2 buwan na special leave benefit for women sa ilalim ng Republic Act number 9710 o ang Magna Carta of Women. Ito'y binibigay kapag sumailalim sa surgery dahil sa gynecological disorders katulad ng myomectomy, hysterectomy, ovariectomy, at mastectomy. Para makapag-avail nito, kinakailangan na ang babaeng empleyado ay nakapag-render na ng at least 6 months aggregated service sa anumang ahensya ng pamahalaan sa loob ng nakaraang 12 buwan bago sumailalim sa operasyon. Sa 2nd tanong ni Nat, wala pong binibigay na leave para sa mister.
nang nabigyan ng special leave benefit na nabanggit. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga isyu ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.